bisitahin natin ang isa sa itinuturing na pinakamahirap, no, na probinsya, lugar sa ating bansa. At kamusta na kaya sila at paano nga ba plano ng ating guest na iangat pa yung poverty level ng kanilang lugar? Siya'y tumakbo na bilang naging gobernador na siya ng Maguindanao ng tatlong terms at ngayon ay kasalukuyang second district representative siya ng Maguindanao. Bukod sa kahirapan, partner, eh, nagkaroon ng violent past yan. Ano? Hinawa ka ng isang family, yung rehimen ng mga ampatuan, and then sila yung pumalit. At sa ngayon, ang obserbasyon ng iba, eh, bakit ganun pa rin? No? Marami pa rin mahihirap at marami pa rin dapat tugunan na mga problema dyan sa Maguindanao. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. As they say, all politics is local. Esmael Toto Mangudadatu was born into a political clan. The Mangudadatus have led Maguindanao for decades and many of his relatives are willing to serve. After 3 years in Congress, Toto wants to return to his position as governor of Maguindanao. This coming May elections, it will be a face-off between Toto and one of his toughest opponents. His cousin's wife, Bai Mariam Mangudadatu, is seeking re-election. Bai Mariam defeated Toto's brother Freddy in 2019 and became the first female governor of Maguindanao. But with two Mangudadatus running for governor and Toto's wife Sharif now also running in for governor in Sultan Kudarat, the stage is set for an inter-clan showdown in the May polls. Tonight, we welcome Maguindanao 2nd District Representative and now gubernatorial aspirant, Kong Toto Mangudadatu. Welcome to the show, sir. Thank you so much, Jay Taruc at kay Cheryl. Oo. Cheryl, partner, may question ka? Unahin ko na. Hindi kasi, si Kong, ano, kayo po ay nagkaroon ng tatlong terms na pagiging gobernador tapos tumakbo po kayo bilang second district representative po ng Maguindanao. So ngayon, may chance naman po kayo na sa pangalawang term, bakit gusto niyo pong bumalik sa pagiging gobernador? Yung po bang inyong pagiging congressman ay the reason why tumakbo po kayo ay because nga nakatatlong term na kayo, pero mas gusto niyo talaga yung posisyon ng pagiging gobernador? Una, Cheryl, explain ko lang muna. Ano? Nakatatlong term din ako. So, ang batas ay hindi na tayo papayagan. Ano? So, tumakbo ako bilang isang representante ng 2nd District of Maguindanao para ipagpapatuloy po natin yung ating pagsiservisyo sa taong bayan. Ngayon, nakiusap ako sa aking pinsan at doon sa asawa niya na sitting governor ngayon, pati ang uncle namin, yung kumbaga patriarch ng family namin, si Pax Ali Mangudadatu, na huwag na sana mag-away-away kaming magpipinsan. At marami na pong nagamit ng mga emissaries, yung mga old comrades ng mga ng tatay ko. Yun na nga, Cheryl, ano? Pakikiusap ay resulted into vain, ano? So wala akong napatos doon sa aking mga pakiusap, kundi tinurn down lahat. So sabi ko, marapat lang sabi ko na balikan ko na lang at ipagpapatuloy yung aking mga naiwanang mga programa sa probinsya ng Maguindanao. So partner, ang pagkakaintindi ko eh dahil 3 terms na siya bilang governor at kailangan niyang tumakbo sa ibang posisyon. Yes. So kamag-anak muna ang pumalit, no, pansamantala. Yun ho ba ang arrangement nung una, Kong Toto? Kapatid kong pinatakbo, kanya lang hindi siya pinalan. Nagpusigi kasi yung kapatid ko. Una, yung anak ko, si King. Nagpusigi yung aking mga kapatid na patakbohin yung isang nakababatang kapatid ko. So, kumbaga, dalawa lang kami ni Kuya King na
nagpo-post na sa family na ikaw na patakbuhin ko, kako. So buong magkakapatid ay kumbaga umayaw doon sa aking anak. Pero gusto ng taong bayan yung aking anak kasi siya ang senior board member. Partner, may follow-up lang ako. No? Looking at this political setup, no? Lahat ito Mangudadatu. Ngayon, kung nakatira ako sa Maguindanao, akong Toto, partner, eh nakikita ko, bakit nag-aaway-aaway itong magkakamag-anak na ito? Bakit nga ho ba ganyan ang politika sa Maguindanao? Siguro sa ano na din, Jay, ano, gusto lang nila talaga makuha ang lahat. Sorry ha to use this word, ano? At ayaw na kami bigyan ng kumbaga chance na mamuno. Actually, meron pang mga kumbaga agreement sana na papipirmahan sa kay Chief Minister Murad, ano, sorry kung mapunta ako doon, may lakala ko lang, ano, na susuportahan lang nila yung Bangsamoro Transition Authority term extension kung si Toto Mangudadatu ay hindi susuportahan. Kung tatakbo siyang gobernador, tatakbo ng congressman, at kung anumang position sa province ng Maguindanao, kahit na barangay kapitan. So nandiyan yung agreement na pipipirmahan sana kay ano, kay Chief Minister Murad ng MILF, ano. So hindi yung pinirmahan ni Chief Minister Murad, sabi niya bawal 'yan at salungat 'yan sa karapatan ng bawat isa sa atin dito sa Maguindanao. So hindi ho natuloy 'yon. Mm-hmm. So yun na nga, we really exerted our effort, ano, na makiusap sa aking mga pinsan, pati na rin sa uncle namin na si Dato Pax Mangudadatu, na para hindi kami magtunggali ng aking mga pinsan. So ang ano doon, hindi tayo pinalad doon sa pakiusap. Opo, pero Kong, bakit po umabot sa ganoon yung sitwasyon ng kayong magpipinsan ng inyong pamilya na to the point na kailangan o meron pang kasulatan na susuporta lamang sila kung pipirmahan ito at hindi kayo tatakbo sa kahit na anong posisyon? Saan nag-ugat yung ganito pong hidwaan sa inyong pamilya? Nung tumakbo si Uncle Pax ng armed governor against kay Mujib Hataman, at sitting governor ako that time, then ako ay nasa kay late president Noy Aquino, na sinabi niya sa akin ang aking manok diyan, aking bet diyan sa barn ay si Mujib Hataman. Eh bilang isang party man, yun ang sinunod ko. So ang sinabi ko lang kay Uncle Pax Mangudadatu, sabi ko, Uncle, matagal na kita sinabihan nung alkalde pa ako, ay takbo ka na ng governor ng Maguindanao. Saka ka na lang, sabi ko, tatakbo ng governor ng ARM o anumang position dito sa Maguindanao, na nandito na ako, sabi ko. Sabi ko, ikaw ang pinaka-patriarch namin. Ikaw dapat ang namuno sa amin. So doon nagsimula yung kumbaga galit sa akin ng aking uncle. Kong, isang direktang tanong, no? Why is it important to reclaim Maguindanao? Bakit kinakailangan Mangudadatu ang mamuno ulit? Alam mo, Jay, ano, marami akong programa dito sa Maguindanao, lalo na dito sa may 8-point development agenda ako, ano, ng pinaka pet program ko, paborito ko doon ay yung paaral sa mga kabataan, kasi ang pag sinabi mong edukasyon ay para sa lahat. Kumbaga, pwede ka magnegosyo, pwede ka mag-lead, pwede magbago yung pananaw mo, pwede magbago ang mundo mo kung ikaw ay edukado. So nung ako'y namalagi bilang isang gubernador for 9 years, Jay, ano, I was able to have more than 10,000 students, ano, na pag-graduate natin yan. May abogado, may doktor na medicine, inhinero. Kumbaga pinutol yun. Pag alis ko ng gobernador sa Maguindanao, yun ang habilin ko sa aking pinsan, na ipagpatuloy nyo lang yung ating programa. Total, Mangudadatu tayo lahat. So, naputol yun na Jay, Cheryl, ano, na pinakapaborito kong ano, ako naman kasi produkto ako ng kaguluhan dito sa Maguindanao. Kumbaga, produkto ako ng martial law, ano, na ayoko yung
mag-quit ka, hindi ka makapag-aral, naging working student ako, vice mayor nga yung tatay ko noon, naging mayor, pero hindi sapat yung kumbaga pang matrikula ko dahil ang ano noon, walang IRA eh. Kumbaga ang nagdidepende lang yung project ng alkalde doon sa kung ano yung parating ng gobyerno na ano tawag doon, basta may term sila doon ano. So sabi ko, yung lahat naman ng sweldo ng tatay ko noon na nare-receive na konting ano lang salary niya sa gobyerno ay napupunta doon sa pag-combat ng rebelde dito sa aming munisipyo. So I was forced to doon sa eskwelahan namin, na sabi ko mag-working student ako, student and labor na lang ako dito sa eskwelahan. So yun na nga, Cheryl, gustong-gusto ko mapaaral yung mga bata rito. At nakita naman natin nung tayo namuno rito ay pang-agrikultura, maraming investors na dumating, at alam naman natin na isa sa pinaka-poor na probinsya ay ang Maguindanao. Nung ako'y nag-ninth year na sa pamumuno bilang isang gobernador, halos mapag-graduate ko na yung Maguindanao. Ngayon, bumalik ulit sa isa sa pinakamahirap. Kaya bumalik ako. Partner, may follow-up lang ako bago natin iwan itong issue ng edukasyon. No? Ang sinasabi nila ko, ang susi talaga ito para malutas ang problema ng poverty sa kahit anong lugar. Pero nung maupo ka nung 2010 no, hanggang 2019 bilang governor, paano natin nasolusyonan yung napakababang literacy rate dyan sa Maguindanao? Kasi madalas po naming dalawin yan at nakita po namin yung kalagayan ng ating mga kababayan. Even before the Mangudadatus. Ha? Pero paano nyo po naiangat ang literacy rate dito sa lugar na ito? And anong klaseng improvement, anong klaseng impact yung nagawa ninyo? Alam mo, Jay, ganito eh. Gumawa ako ng mobile learning system. Ano? Kumbaga, may bus ako binili na para pang umiikot, pinupuntahan yung hindi kayang pumunta ng eskwelahan. Nagpagawa ako ng eskwelahan, yung Maguindanao Childhood Development Center. Hanggang ngayon, existing pa rin yun eh. Na yung mga musmos na mga bata, yung mga toddlers, kindergartens, kinukuha ko yan, mga anak ng rebelde yan. Anak ng BIFF, wala akong sinisino. Anak ng BIFF, anak ng MNLF, anak ng MILF, anak ng kung sino mang lawless elements ay hinihikayat namin pumunta doon sa eskwelahan na yon, at libre ang matrikula, libre yung pakain sa kanila, libre yung kumbaga yung board and lodging, lahat ano. So nabibisita lang ito ng mga parents nila pagka Wednesday at saka Saturday, may panahon sila. At yung mga estudyante natin na halos pati Ateneo di Davao, ano, pwede niyong tignan sa Ateneo di Davao, pwede nga tignan din sa Fatima Perpetual diyan sa Manila. May napag-graduate ako diyan na doktor na rin ngayon, anak ng commander ng MILF. Ano, marami po tayong napag-graduate. Ano. So ito yung nakita ko, Jay, ano, na susi ng kumbaga kapayapaan, susi ng pag-angat sa ating mga constituents. Ano, kasi kung nakapag-aral sila kahit saan pupunta, yun ang kanilang sandata. Alalahanin natin lagi ang sabi ni Jose Rizal, ano, pinaka mightiest na weapon ng isang tao ay ang pensil at ang papel. So kaduluduluhan ng mundo, mararating niya ito, Cheryl, kahit saan pupunta. Basta ang sandata mo ay ang utak, ang dunong. At ito po ba ang dahilan, sabi nyo nga, yung edukasyon eh, yun ay isa sa pinaka-programa po na talagang nanghihinayang kayo na hindi itinuloy ng incumbent governor na inyo pong kapag-anak. Pero kung titingnan din po natin yung pagpapatakbo nila sa terminong ito, kamusta din naman po if you're going to rate it ng between 1 to 10, 10 being the highest? Siguro na sa mga 4 ganun. At marami kasing ano, alam mo kasi, Cheryl, isa pang ayoko diyan, yung magba-branding ang isang politician. Eh hindi naman sa kanya 'yan eh. Alalahanin lagi ng isang politician na once na merong pagmamay-ari ng gobyerno, wag na wag sulatan ng pangalan. Pinakaayo ko 'yon. Oo. Mamili man lang ng multicab. Ano? Hanggang pati yung mga equipo na pinamili ng probinsya ng Maguindanao, pinamili ko noon. I mean, no termine ko, no?
pipintahan ng agila, pipintahan ng pangalan. Eh sabi ko, may karapatan kami lahat dyan, taong bayan, bilang isang taxpayer. Isulat natin. Kung gusto nyo magsulat ng pangalan nyo, dyan sa equipo na yan, equipment na yan, o anumang bagay ng gobyerno, anumang pagmamayari ng gobyerno, kung isulat yung pangalan mo, ikaw gobernador ka, isulat mo lahat ng constituents ng probinsya. Para ho, lahat. Pantay-pantay. So, pinaka-ayoko yung branding na yon. At pinaka-ayoko din na, Cheryl, kumbaga, parang bumalik yung panahon ng kampatuan eh. Oo, patayan dito, patayan doon. Oo nga, nagsiservisyo nga tayo dahil may pera ang gobyerno. Pero ang tanong lagi, may kapayapaan ba? Nabanggit niyo po itong pamilya Ampatuan. Ano? Nung time na mga Ampatuan ho ang namumuno dyan sa Maguindanao, eh nakita po namin personal na napakalayo nung agwat ng mga mayayaman, makapangyarihan at dun sa mga mahihirap nating kababayan dyan. Yes. Nung naupo po kayo, ang mga Mangudadatu, paano nyo po nailapit at paano nyo natulungan yung antas ng pamumuhay ng mga taga Maguindanao? Pero bago nyo, partner, mag-pause muna tayo for a short break. You're still watching All Politics is Local. We'll be right back. NBA 75th shows no signs of slowing down as two of the league's best clash in prime time. Thompson, bang! James Harden and the Nets are bringing James Harden, splash! They head out west to take on Klay Thompson and Klay down the lane and the re-energized Warriors. Curry for three. Got it! It's all going down in the Bay. Oh my goodness! You do not want to miss this one. The Nets versus the Warriors. LeBron James and the Lakers are ready to make a comeback as they seek another playoff spot. But Joel Embiid and the Sixers will not go down without a fight. It's a match you don't want to miss. This Friday at 8:30 a.m. on One Sports. We're always a fan of big games. Watch fresh episodes of Step Up Season on the UAP Varsity Channel, available on Cignal Channel 263 HD and Cignal Play. You're still watching All Politics is Local. With us, Maguindanao 2nd District Representative and now gubernatorial aspirant, Toto Mangudadatu. Kung yun nga pong naiwan na tanong ano, ni Jay, na isa kasi nananatili na ang Maguindanao ay isa sa pinakamahirap pa rin po na lugar sa ating bansa. At doon po sa 9 na taon ninyo bilang governor at ngayon ay 2nd District Representative, paano nyo nga po, paano kayo nakatulong na hindi man mapagpantay-pantay ang estado ng buhay, pero yung gap, mapaliit yung gap ng mayayaman at mahihirap po. Ganito, Cheryl, ano, Jay, ano, nung ano, isa doon sa 8-point development agenda ko ay pang-agrikultura. Namigay po tayo ng mga seedlings na libre po yan para ho, doon sa mga kababayan po natin. Major crops po yan tulad ng kape, ng rubber trees, ng oil palm trees, ano. Na itong nagbibilang ito yung napamigay natin ng mga major crops ano na tulad ng oil palm trees ay nagbibilang kung hektarya ang ating isumatotal, more than 4,000 hectares ito sa mga kababayan po natin. At saka ito ay pantay-pantay po, 2 hektarya. Ang pinakamalaki itong 3 hektarya para humibigyan, mabiyayaan natin lahat. Ano. So at saka yung mga kababayan po natin, nakapagtrabaho ng, kumbaga, marami nakapagtrabaho dun sa mga multinational investors natin. Tulad nung panahon ko, nandyan yung La Frontera. Nandyan yung mga, mayroon pa tayong investor na si John Perrine ano, at Del Monte Philippines. Pero nung umalis tayo, nagsialisan yung mga ano na yun eh, yung mga investors na yun dahil hindi ko alam kung bakit, anong rason, ano, baka nag-end lang yung kanilang kontrata. Pero ganun pa man, Cheryl, Jay, ano, marami ho mga kababayan na nakapagtrabaho, nabigyan ng trabaho. So medyo umangat yung buhay nila. That's the only way na
kumbaga hindi mo man mabigyan lahat, ay mag-imbita ka ng mga investors dun sa bayan or dun sa probinsya para mabigyan ng trabaho yung mga kababayan mo. With that siguro, we can simply answer yun na nga yung kahirapan, pati yung proliferation of firearms. So, ganun ang laging approach ko. Kailangan pantay-pantay na mabigyan ng trabaho ang aking mga constituencies sa province sa Maguindanao. Partner, meron lang akong follow-up on that. Pero bakit po, ano ang nakikita nating problema? Bakit ang hirap po iangat ang buhay ng mga taga Maguindanao, like actually Mindanao in general, ano? Dahil considering na napakayaman po sa agrikultura ng lugar na yan, na kung magpo-focus lamang daw po ay talagang dyan maaari manggaling ang ating mga pagkain, kayang suplayan ang buong bansa. Oo. Kung ilang beses ko nang narinig na gustong gawing food basket ang Mindanao, ilang presidente na ang ilang presidential na ang nangako niyan at naupo nga si Pangulo, si dating Pangulong Erap dati, gusto niyang gawing food basket ang Mindanao. Pero hanggang ngayon, ayun pa rin, mataas na bilang pa rin ng mga naghihirap na mga kababayan natin dyan. Ano ho ang dahilan? Ang tanong ni Partner Cheryl. Alam mo, Jay, marami kasing investors dati, yung mga multinational investors na umalis na ngayon. Tulad nung dito sa amin, dito sa Buluan, Maguindanao, merong investor dito na nag-invest na more than 3,000 hectares of banana plantation. Si John Pirain, ano, nakapag-asawa ng Filipino yan. Naka-base siya sa Bukidnon. Per hectare na makakapagtrabaho diyan, 1.5 persons. So bilangin mo na lang Jay, Cheryl, kung ilang kababayan po namin ang nawalan ng trabaho itong bago lang, last year lang. So siguro easily 4,500 workers ang nawala ng trabaho. Yung doon inintroduce ko na nung ako'y gobernador na hikayat kong mga Malaysian na nag-invest dito sa kung saan nagkaroon ng massacre, kasi gusto ko i-transform yung area na yon kung saan nangyari yung massacre into agriculture area, at later on business hub na ng Maguindanao, So tinanggal din yon, nawala din yon nung umalis na ako pagka gobernador. Isa sa mga focus niyo doon sa 8-point agenda ninyo ay agrikultura to help the farmers, and kung kasama rin doon sa 8-point agenda ay yung pagpapatayo ng mga eskwelahan, kasi of course, public knowledge po at marami na pong ginawang mga expose dyan na supposedly may mga ghost construction partner ng mga eskwelahan. Pero hindi naman natutuloy at yung pondo ay napupunta kung kani-kanino. So, ang curious po ako, ito ba something na you would pursue? Aligned din dun sa ating kagustuhan na magkaroon ng mas mataas na literacy rate dito sa Maguindanao ko. Yes, Jay, nung ako'y gobernator, marami tayong pinatayo na gusali at marami na rin tayong pina-repair, pina-rehab na mga gusali na nasira nung gyera, nung nagkagyera ang MILF at ng military. Hinihikayat ko lahat na mag-aral dahil siya lang ang tanging susi ng lahat ng kumbaga dito sa mundo. Mapatrabaho, mapahanap buhay, mapapasok sa kung anumang institusyon ng gobyerno or sa labas man, ito kasi yun ang pinaka-importante. At ito, Jay, parallel yung patakbo po ng ating administrasyon noon ng Madaris, itong madrasa at itong secular, para ho yung mga bata na ayaw nang mag-aral, kumbaga nakapagsimula na sila doon sa Arabic, ay tuloy-tuloy na nila. At meron ho nakabinbin na pinagawa ko ding six-story building nung panahon ko na hindi ho natapos ngayon, unfinished ngayon. Kasi yung lahat ho nang nakapag-graduate ng nasa Madaris at dito sa secular ay doon na lang sa call center, magpapatayo tayo ng BPO sana. Kaya lang hindi ho natuloy dahil naputol yung
or nag-end na yung aking termino. But of course, kung ako'y papalarin muli, tutuloy ko yon. Ano ang plano nyo na bilang COVID response sa Maguindanao? Una-una, Cheryl, ano, kailangan natin yung mga kababayan natin, lalo na nung bago pa itong pandemya, ano, na bawal lumabas sa kanilang mga tahanan. Ano, at sinagot yun ng ating gobyerno. In fact, ano, kami po yung nag-aproba ng more than 200, I think that was two years ago, no, or a year ago, na nag-aproba yung Congress ng 287 billion para ho dun sa first na salbo na pamigay dun sa ating mga kababayan sa mga munisipyo. At yun ang unang, kumbaga, sumalo dun sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Pangalawa dyan na, Cheryl, ano, pinaigting ng gobyerno ang talagang distancing at kumbaga pag ano dun sa mga kababayan natin na magkumpukumpukan. At yun naman ay na-address na maayos. Alam nyo, Cheryl, dito sa Maguindanao, kukunti lang ho mga tinatamaan dito, hindi tulad nung nasa Metro Manila na sobrang marinig natin. Diba? I was gonna say, Kong, no? Partner, di ba, nabalita natin recently na kakaunti yung mga COVID-19 cases dun sa bahaging Mindanao. Oo. So, yun, Kong, you guys are must be doing something right at nape-prevent po natin ang pagkalat ng COVID-19. Yes, Jay. Alam mo, dyan ako tinamaan sa Manila eh. Oo, umuwi ako ng Mindanao noong ano, June 11. Ano, galing ako Manila, naka-second dose na ako ng Sinovac noon. So, hindi ako makauwi-uwi. Nung hanggat hindi napanatag yung aking kalooban at hindi ho nag-subside ang aking lagnat. Ano. Pero nauwi ako, tinamaan na naman ako. Sabi ko, saan ko ba nakuha to? Pero always dyan ko nakukuha sa Manila. Sabi ko, Oo, ang tigas ng ulo ko din eh. Minsan nagkakalat kung saan-saan sa mga na may meeting, nagtatago. So, sinabi ko nagkakalat kasi siyempre sinabi ng gobyerno natin na huwag mag-umpukumpukan. Pero hindi maiwasan kasi obligasyon para sa bayan, obligasyon para sa ating constituents. Doon po sa pagkakaroon ng mababang kaso ng COVID-19, pero mataas ang vaccine hesitancy, ayaw magpabakuna ng mga tao, isa po kaya ito sa problema? Kasi mababa ang kaso, kampante ang mga tao na hindi naman ako tatamaan ng COVID or bibihira ang nagkaka-COVID dito, hindi ko kailangan ng bakuna. At alam mo, Cheryl, ano, hanggang ngayon, hinikayat natin yung mga kababayan natin. Minsan bibigyan na ayuda. May food packs. Oo, may food packs na galing sa barn. At may mga, may na-download sa distrito ko na kailangan padirekta sa mga barangay kapitan at i-enroll namin yung mga kababayan. Bago namin bibigyan, ipapabakuna namin. But still, Cheryl, ano, mataas pa rin yung numero nang hindi nagpapabakuna. Oh, kaya lagi ko sinasabi sa sa kanila na sabi ko panalangin na lang na sana huwag tamaan kasi sa sitwasyon ninyo, wala pang trabaho at talagang nasa, kumbaga, nasa linya tayo ng povertiness, ano? Eh kawawa kayong lahat diyan. Kung kayo po ay palarin na maging gobernador muli ng Maguindanao, paano po ang plano nyo para mas mahikayat? Sabi nyo nga, eh, pati ay, may paayuda na eh. Hindi umuubra sa kanila. Oo. Madali lang yan, Cheryl, ano? Gagawa tayo ng focal persons, ano? Bawat sityo, bawat puro, bawat barangay, na sila mismo yung maghihikayat doon sa mga kababayan natin, doon sa liblib. Hindi lang basta-basta kumbaga leader doon, kundi kailangan din ang estado ng tao na yun na dapat paniwalaan nila at madaling makakumbinsi doon sa mga kababayan natin para safe naman lahat. At remember, ang ating lagi tinitingnan dito ay yung kanilang sitwasyon na para kampante tayo. Kasi nakakabahala din, Cheryl, ano, kung marinig natin ang mga kababayan natin sa ngayon, ano, panahon ng pandemya, pumasok na naman itong Omicron, na marami pa rin ang hindi natutusukan dito ng vaccine. Mm-hmm. Ano.
Ay, sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa kanila, sabi ko, nakailang booster na nga ako, wala namang, sabi ko, nangyayari sa akin, wala namang overdosing yan, walang overdose yan, sabi ko. Kaya sabi ko, natusukan ako ng ano noon, ng Sinovac. Ngayon, sabi ko, Moderna naman, nagsunod na naman Moderna, wala naman, sabi ko, nangyayari sa akin, mas lalong lumalakas yung ano, ang ano ko, kumbaga, yung immune system ko, at kampante ako makiharap sa kung sino bang mga kababayan ko. Alright, partner, kailangan natin mag-break, pero ito ang hanging question ko para kay Kong Toto, ano? Tuwing eleksyon, no, maghahalal tayo ng isang pangulo, ay hino-hope nung lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Mindanao na taga-Mindanao naman sana para naman matutukan yung aming mga problema. Eh ngayong itong kasalukuyang administrasyon, eh mag-aanim na taon na po si Pangulong Duterte, anong klaseng bentahe naman ang nakuha at tinamasa ng mga kababayan natin, particularly dito sa Maguindanao? Pero bago niyo sagutin yan, Kong Toto, at tatanungin ka rin namin kung sinong pangulo ang nararapat na sa tingin mo, ha? Pagbalik po ng All Politics is Local, just stick around, we'll be right back. This is the famous underground river of Puerto Princesa. Makikita nyo ang iba't ibang formations ng stalactites, stalagmites, and other limestone formations dito. Magtabi-tabi po tayo pag pupunta rito dahil ninunong lupa ito or ancestral domain. At isa pang feature ng Puerto Princesa underground river ay parang festival dito ng biodiversity. Mind is Cool TV, Linggo alas 11 na umaga dito sa 1PH. Stay safe and load at your convenience. You can load through online remittance and bills payment centers, load and bills payment counters, and through our load retailers. If you have a Smart or TNT SIM, you can also pass a load to your Cignal prepaid account. Load now! Get in the game and get to know the stories of your favorite UAAP athletes. Watch Step Up Season on the UAAP Varsity Channel, available on Cignal Channel 263 HD and on Cignal Play. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. Still with us is Maguindanao 2nd District Representative Kong Toto Mangudadatu. Kong, anong klase bang bentahe kung meron man ang nakuha natin sa loob ng halos 6 na taong panunungkulan ng isang leader na mula dyan sa lugar ninyo sa Mindanao? Una, Jay, ano, yung tuloy-tuloy na kapayapaan. Kumbaga, yung arm noon, nagawang farm, at nagkaroon sila ng fiscal autonomy na fix yung pondo, yung block grant, 75 billion, at on top of that, merong 5 billion. Na sa ngayon, alam mo, Jay, ano, Cheryl, ang ganda ng services na nai-extend ng region ngayon, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayon. Halos, kasi ang dumadaan sa akin, na kasi nakipagkontrata kami doon sa Barma government, ano, na yung mga ayuda idadaan sa akin halos, ano, kumbaga makakalibre na sila sa transportasyon, yung mga pakain na ihatid nila, nakalip na kumbaga wala na sila doon, kumbaga sinasalo ko yung lahat, ano. Bawat household binibigyan buwan-buwan ng 10 kilos of rice plus sardines, plus itong mga noodles, ano. At yung mga paggamot doon sa mga kababayan po natin na kung sino may nagkakasakit, talagang sinasalo. Ano, bukod doon sa pondo ko at pondo ng barn, kumbaga nabinigay ng national government, ay marami pa yung build program natin na halos lahat ng mga kalsada dito, napaganda yung mga kalsada,
yung mga liblib, ano. Alam nyo, sa ngayon, ano, yung road namin, papuntang Cotabato, binigyan ako ng malaking pondo. At ako, pasalamat ako, ano, naging four lanes yung aming road, kasalukuyan ngayon, tapos yung mga flooded areas namin, kasi remember, Cheryl and Jay, ano, 36 municipalities kami dito, at kalahati niyan ay nasa low-lying areas, ano. So, nag-i-spill lagi kung may konting ulan, wala naman bagyo, pero nag-i-spill lagi yung tubig sa mga bayan-bayan. At nabigyan tayo ng mga flood controls na i-rehab yung mga kalsada. So, kumbaga, nakinabang, hindi lang ho sa Luzon, hindi lang sa Visayas, kundi nakinabang talaga dito sa Mindanao. Ano. At yung talamak na pagbenta ng mga drugs dito ay nasawata, Cheryl, nasawata, Jay, nung si Pangulong Mayor Duterte na ang namuno sa Republika ng Pilipinas. Kumbaga, ang dami na takot. Mabait yung tao, pero pagka ang apektado ay mga kababayang, lalo-lalo na yung doon sa mga nakatatanda at mga kabataan natin na kumbaga, nadidistrong ka yung pangarap sa mga kabataan po natin, yun ang ayaw ni Pangulong Duterte. So nakinabang po dito sa amin ng malaki. Kumbaga, dati marinig nyo, bakit Mindanao? Bakit Maguindanao? Napakarampant ng drugs. Ano? Eh, napakalayo naman doon sa mga source. Ano? Pero sa ngayon, alam nyo, ilang mayors na ang namatay na noon talaga na nagbibenta ng mga drugs. Ano? So nakita po natin yun, makita nung mga ano yon na ito nagre-resist sila sa pagpagsuko siguro dahil nakunan ng mga malalaking mabulto-bulto na mga drugs yun ang nangyari sa kanila. So ito, alam niyo Cheryl, alam niyo Jay, maganda, mapayapa kami ngayon dahil sa may farm na, may proyekto na, may ayuda na at wala nang drugs halos. Hindi naman natin sinasabi totally eliminated yung selling of drugs, but it was surged to a very high percentage ano ang nawala. So masasabi niyo po ba kong na itong Bangsamoro organic law, ano, basta po masunod, mapatupad, maimplementa lang maayos, ay ito na po talaga ang tuloy-tuloy na kasagutan para maiangat ang buhay ng mga kapatid nating Muslim. Ito na, Cheryl, kasi may moral governance sila eh. Alam niyo, Cheryl, ano, kung bakit ako nagpursige na ipa-extend ang Bangsamoro Transition Authority term, ano, ay nakita ko na nung sila ay bago pumasok, bago umupo sa farm government, isinoli nila yung 6.8 billion na naiwan ni Mujib Hataman. So tinanong ko si Secretary Wendell then ng DBM, kung sabi ko, totoo ba, sir, na may binalik ang barn ngayon na 6.8 billion bago ko i-file yung aking House Bill 8117 seeking for an extension of their term? Ano? Kasi ayoko, sabi ko, baka mamaya, tulad din ng dati, na kung saan lang pinapapunta yung papel, yung pera, 10 papel lang, nakuha na yung ganun kalaki ng pera. So nung sinabi ni Secretary Wendell Abisado ng DBM, pinakita pa talaga sa akin, sabi niya ito, sabi niya, Congressman, yung perang binalik nila. So hindi mo lang makita yung talaga actual physical na pera, pero yung talagang pirmado na 6.8 billion, doon ako bumilip sa kanila na binalik nila itong pera to, dahil natatakot nga sila na kumbaga kunin. At magagawa yon nila kung gusto lang nilang kunin yung Cheryl, magagawa. Ilang papeles lang yon, sasabihin nilang nila kasi iniwan ni Governor Mujib yun eh. Pero hindi, binalik nila. So ngayon, pinagpatuloy yung mga proyekto ni Mujib Hataman na hindi natapos at yun ang ginamit. At yung pera na nakalaan sa barn, alam mo, ang dami mga proyekto, Cheryl, kahit na pwede nyo papuntahan sa 5 probinsya ng region ngayon at yung 63 barangays, ipa-inspect nyo kung ano yung mga proyektong na ibigay ng barn. Ako, taas nuwa ko. Hindi ako nagkamali na magpa-extend ako ng termino nila for another three years. Okay. Punta na tayo, partner, sa lightning round. Go ahead. Lightning round tayo. Nakalimutan natin itong lightning round. Okay. Medyo ganado mag-explain itong si Kong Toto eh. Okay. Kong Toto, it's time for our lightning round. No? Dito po, tinatanong namin yung mga kandidato, yung mga bisita namin, tungkol sa kanilang stand, sa mga issues. Ano? Simple lamang po, kayo ho ba ay pro or anti? Partner, ikaw mauna. Simulan ko po sa unang issue, pro or anti
sa no vax, no entry policy? Ako, Cheryl, gusto ko kailangan ma-vaccinate yung mga kababayan natin. Gusto ko, okay lang pa ilahad ko lahat ano ang aking ano sa loobin para diyan. Kasi Cheryl, may mga anak akong tinamaan noon, nag-aaral sa Lasal Zobel ano, na hospital, nakasabay nung singer na yumao, sumalangit na awa ang kanyang kaluluwa no, yung si Auntie La Pea, si Dion, basta anyway. So nakita ko at Miss Claire de la Fuente. Yeah, oo. Pati Miss Os, nadala sa St. Luke's yung anak ko, ako naman na COVID. Hindi ho basta-basta tamaan ng COVID. Hindi natin nakikita tong kalaban na to, Cheryl and Jay. Ano. So marapat lang na ako ay para doon sa bakunahan ang ating mga kababayan. Sapat naman yung pondo. Sapat naman yung ating nagbili ng gobyerno na bakuna para sa mga kababayan natin. And remember, welfare ng ating mga kababayan ang tinitinang Republika ng Pilipinas. Next issue, Kong Toto, itong political dynasty. Are you pro or anti? Alam mo, Jay, ano, matagal ko nang inaano to. Kung magbutuhan man ng doon sa pro ba ko, anti, bubutuhin ko, anti. Bakit? Kailangan naman mabigyan yung mga kababayan natin ng tsansa. Mas madaming magagaling, mas madaming nakakapag-isip ng tuwid at tuloy-tuloy na pamumuno para ho sa mga kababayan natin and for the betterment of our country. Teka, Kong Toto, babalikan kita dyan. Eh, puro Mangudadatu yung namumuno dyan sa Maguindanao. Eh, paano kung itanong nila? Oh. Wala pa nagsasaklaw na batas. Pero kung meron man, Jay, okay. Isa ako na magsusuporta, isa akong taga-sunod. Okay. I'm a compliant fellow. Okay. Klaro po, klaro. Okay. Next issue, Kong, making cell and public for political purposes. Okay lang. Wala naman siguro masama kung may siwalat sa taong bayan. Ano, yun naman talaga ang dapat eh. Marapat lang na ipakita yung kung ano yung nilalaman ng iyong pagmamayari para transparent lahat. Okay, Kong Toto, ito. Yung muling pagbubukas, reopening of oil depots sa Maguindanao. Are you pro or anti? Pro ako na dapat mabuksan na ito at mabigyan ng mga mabigyan ng chance ang aming mga kababayan dito para naman maangat yung kanilang pamumuhay ano. Napakalaki ng deposit dito sa Maguindanao. Malaki din ang deposit sa Sulusi ano. So dapat dito ang gobyerno po natin. May mga local na mga investors tayo. Nandiyan sila RSA, nandiyan sila Pilyar, nandiyan yung mga mayayamang mga kababayan po natin. Bakit hindi pa to explore? Mm-hmm. And last issue po, pro or anti-criminalizing child marriage in BARM? Alam mo, Cheryl, may 1083 at PD 1083 tayo na kumbaga kinall out nila yun doon sa Quran ano, kung ano may sinabi ng Quran, obedient ako doon. So hindi naman ho ano yung kailangan 21, 18 nasa age of puberty naman yung ano. At saka wala naman nagpa-practice nung yung sobrang bata na inaasawa sa ngayon kasi halos nakapag-aral naman ano. Pero para ho malaman ng bawat isa, ako ay bilang isang Islam, bilang isang Muslim na tagasunod ng Quran, ako naman ay kung ano yung sinabi ng Quran, doon ako at para ho doon sa ating mga kababayan, lahat yan. At basta wag lang extreme. All right. We'll just pause for a short break. Stay tuned for our challenge. You're still watching All Politics is Local. Get in the game and get to know the stories of your favorite UAAP athletes. Watch Step Up Season on the UAAP Varsity Channel, available on Cignal Channel 260 HD and on Cignal TV. Dami na nating naiyak noon. Aba, minsan naman, syempre, pagod na rin ako. I also want to stop. Deserve nating umiti at tumawa ngayong taon. Alam mo lang, sarap ka sa tenga tumawa. Thank you.
Andito tayo para sa isa't isa. Basta nandyan ka. Kapag kasama ko kayo, I get to relax. This New Year, kasama ang Cinema One. Load your prepaid account now or scan the QR code to know our convenient loading options. Get in the game and get to know the stories of your favorite UAB athletes. Watch Step Up Season this January on the UAB Varsity Channel. Available on Cignal Channel 263 HD and on Cignal Play. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Maguindanao 2nd District Representative Toto Mangudadatu. Eto, Kong, kung napawisan po kayo sa ating lightning round, actually parang di naman kayo pinawisan, kayang-kaya. Eto, dito tayo sa ultimate challenge namin. Ultimate challenge, ang title natin, parang pelikula lang, Bida kontra Bida. Bakit? Kontra Bida. Bida kontra Bida. Yun ang title. Okay. Dahil, okay, ang sabi nga po ng aming producer Kong, eh, sa dami po ng na-link sa inyong mga babae. Ayan. At may tanong kanina si Jay eh. Ikaw ba ay lapitin talaga ng babae or mahilig sa babae? Kay Jay po galing yun, hindi sa akin galing. Pero hindi. Hindi. Pero dahil po kasi, ito, sa dami daw po nang na-link sa inyong mga babae at siniswerte na makaligtas sa mga iba't ibang trahedya po, ano, lakas maka James Bond daw po ng inyong dating. So, ang kinonekta namin to para sa aming ultimate challenge Kong ay sinong bida o kontrabida sa isang Filipino film or foreign film ninyo maihahambing po itong mga sumusunod na personalidad na amin pong babanggitin sa inyo. Klaro okay po ba? Game po ba kayo? Oo. Yes. Okay. Kung kunwari po ay kung ang may babanggitin po kaming pangalan, sinong artista na maihahambing nyo po yung kanyang pagkatao? Pwede po siyang siya'y bida or siya'y kontrabida sa pelikulang yun. Sige, okay. Alright, partner. Okay, unahin na natin. Ito, Isko Moreno. Bida. Bida, o sinong bida ang naiisip nyo? Mala, ano ba ito? Si Superman. Superman, Isko? Yes. Bakit nyo nasabi? Kong. Si Isko kasi, once na sinabi niya, tinutupad niya. Pag sinabi niya ang ilang araw, gagawin niya yon sa ano para sa taong bayan. Pangalawa pong personalidad, bida kontra bida, Andal Ampatuan Jr. Kontra bida si Andal Ampatuan Jr. Anong pelikula niyo nakikita? Isang kabida, sino ka doon at sino siya? Merong ginawang pelikula sa yung Maratabat, yung indie film lang naman ano, yung Hango sa Buhay ko yon. Pero alam niyo ako yung ano doon eh. Pero hindi ata pumatok yun sa madla ano, pero makita niyo doon ang pagmamalabis nung ginawa yung mga ampatuan noon at ako yung sumaklolo sa lahat ng mga kababayan po natin. So ang turing ko doon sa aking sarili ay bida, hindi ho pwedeng maging kontrabida. Kasi ang kontrabida ay nagmamalabis. Bida or kontrabida, itong si Governor Mariam Sangki Mangudadatu, yung makakalaban ninyo. Kontrabida, si Mariam Sangki Mangudadatu. Mm-hmm. Sino hong kontrabida ang naisip ninyo kay Governor Mangudadatu? Sino pong karakter? Karakter. Or sa ang pelikula, kontrabida nyo siya maihahambing? Mahirap kasi halintulad, basta yun na lang, Cheryl, no? Ako yung bida. kasi, alam nyo naman eh, ang bida kasi laging sinusuntok, laging nabubugbog. Sa kalaunan, siya yung nagiging kumbaga para sa taong bayan. Ito po, susunod. Kung saan po nagreklamo yung inyong unang asawa sa pagiging womanizer, tumatakbong pagkasenador, Raffy Tulfo. Alam nyo, matagal na kaming divorced nung aking asawa. Sorry to tell this in public. Ano? Nung 2015 pa, Cheryl. So may divorced kami kasi meron naman yan sa Muslim. Ano? At yun na nga nung ako'y nagkaroon ng relasyon kay Miss Sharifa.
ay lagi niyang sinasabi sa akin na huwag mo gagawin niya. Sabi ko, hiwalay naman tayo. Sabi ko, meron na ako, sabi ko, kinakasama ngayon. So yun, hanggang humantong dun sa natulfo ako, lagi ako tinatawagan ni Tulfo. Sabi, bakit ayaw mo sumagot nung panahon nung tinatawagan ka? Sabi ko, pare, huwag mo na akong ilinya dun sa ano, kasi private matter to. Amin-amin. Mm-hmm. Ayoko rin ipahiya yung aking asawa noon. Bahala na siya magpapahiya sa akin. Basta ang aking ugali, hindi ako nagpapahiya ng babae. So, kaya siguro lapitin. Idol ba eh, kontrabida o bida? o pareho kayong bida? Siguro. Naging bida lang siguro dahil ayoko magpahiya ng babae. Ayoko. Ayoko rin sabihin, yan, nakalaguyo ko. Ayoko rin sabihin, yan, nakarelasyon ko. Ano ba dyan? Ayoko. Kung ano man yung ano namin, relasyon namin na nakalipas na, ayoko nang balikan. Kasi pangit naman. May nanay ako, may kapatid ako, may mga anak akong babae. Po. Baka okay. Ganun din po, isa po yan sa inyong dagdag pogi points, pagiging gentleman. Kaya sinasabi ni Jay, ay lapitin po. Ano ba sabi mo, Jay? Lapitin or mahilig? Ano ba? Hindi natin nasagot yun. Alam mo, partner, nalilito na ako. Eh. Okay. Next personality. Oh, Kong, ito. Nako, controversial ito. Kuya Kim Atienza. Ano siya? Bida o kontrabida? Kontrabida siya. Kontrabida. Kontrabida. Naho, eto. Etong susunod natin. Eto, hintayin natin ang isasagot naman, Kong. Eto, ang ating susunod na personality. Sharifa Mangudadatu. Sino si bida at si kontrabida? Sige nga po. Oh, be careful, ha? Nandiyan yung Sharifa, oh. Nagpaka-pisa. Alam nyo, bida ko, pag sa pagtuturo ng mabuting asal, bida naman si Sharifa pag tinutuwid yung mga kamalian ko. Oh, tama. Safe na safe. So, nandiyan po siya, Kong. Binabantayan po, sinusuportahan kayo habang we're doing this interview. Yes, nandito siya. Pwede ba naming masilip? Ang ganda ng kanyang ano. Sandali, sandali, pabalik ito. Ayan na, si Sharifa. So, Kong, ano bang sagot mo ulit? Sino ang bida at kontrabida? Bida ako. Pag meron akong gustong i-ano sa kanya, bida rin siya. Pag... Ay, nagkakaroon. Dalawa kami bida. Oh, ayan na. Dalawa ng bida. Pero yung pagsunod sa'yo, parang may halong kurot, ah. May isang tanong ako. Ano bang nakita mo kay Congressman Mangudadatu at napa-oo ka niya? Actually, I cannot deny the fact na sobrang bait niya talaga. Kung ano yung pinapakita niya in public, mas sobra siya behind the scene. Kasi what I like most about him is he is very ano, God-fearing person and super humble po niya. So doon niya na-catch yung heart ko, which is yun din kasi yung gusto kong hanapin sa isang lalaki is may takot sa Diyos. Kasi pag may takot talaga sa ano mahal na Panginoon, hindi kanya sasaktan. Ayan. Wow! Ang ngiti ni Kong, hindi lang hanggang tenga, hanggang batok. Kong? Oo. Pero Kong, ramdam na ramdam ko yung kilig mo. Eh, gusto lang ako sabihin. Okay. Ano yan? Ay, tanong pala kay Kong. How to be you po? Oh. How to be you? Ito na ang bagong you. Idol pala. Pagpakatotoo lang. Yun lang. Pagpakatotoo. Nakakatuwa. Nakakatuwa kayong makita. No, na ganun na couple. Hi, thank you. Oh, ang huli na lamang natin, partner, na bida or kontrabida. Narinig na ni Sharifa na siya ay bida eh. Dito na tayo sa panghuli. Okay. People of Maguindanao, anong tingin niyo po, Kong?
Bida o kontrabida? Bida. Dahil pilit na iaangat ang kabuhayan para sa matuwid na landas ng mga kabataan po namin. Pilit na hahanapin yung bukas ng bukang liwayway para sa mga kababayan po namin. At hihikayatin namin ang lahat ng mga kababayan po namin, mga Filipino, na naiiba yung mga taga Maguindanao. At sasabihin namin sa buong mundo na kami ay mababait, kami ay God-fearing, kami ay gustong umangat para ho sa bayan namin at tumulong sa Republika ng Pilipinas. All right. Thank you for joining us in this episode, Maguindanao 2nd District Representative Toto Mangudadatu. Thank you so much, Jay. Thank you so much, Cheryl. At sa lahat ng mga kababayan po natin sa Republika ng Pilipinas. God first. God bless you all. All right. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Maguindanao, you decide. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local. Watch fresh episodes of Step Up Season on the UAAP Varsity Channel, available on Cignal Channel 263,